Magandang umaga o gabi po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin sa ngayon ay ang eating disorder. Ang predisposing factors ay ang mga kadahilanan na nailalagay sa malaking tsansa o high risk ang kalusugan sa pagkakaroon ng eating disorder. Ang predisposing factors ay posibleng modifiable or non-modifiable. Ang precipitating factors naman ay ang mga kadahilanan na direktang nakakasanhi ng eating disorder. Ang precipitating factors ay posibleng modifiable or non-modifiable. Ngunit sa usaping ito, wala pong precipitating factor o ang tinatawag na unknown etiology. Ang unang predisposing factor ay ang societal pressure or pressure from the society na kung saan naganap ang body shaming at skin color shaming, mababae man o malalaki. Ang pagiging payat, balingkinitan, maputi, maganda ay mas napapansin, mas natatanggap sa komunidad o sa mga tao na kakakuha ng magandang opportunity sa work, sa promotion at mas nagiging successful sa mga gustong gawin sa buhay. Kaya't nagkakaroon ng pag-uugali na maging kontrolado sa kinakain tulad ng kumakain ng isang beses sa isang araw, kumakain ng mga pagkaing may mababang calories, umiinom ng maraming tubig kasi ang tubig ay zero calories, umiinom ng pampapayat, diuretics o laxatives, walang pakialam sa tamang timbang at marami pang iba. Ang mga ganitong ugali ay nagiging disorder kapag ang babae o lalaki ay talagang naisaisip ang societal pressure na sa kalaunan ay apektado na ang kalusugan, pangangatawan at pag-iisip. Ang pangalawang predisposing factor ay ang social media influence. Napakadami na ng social media vloggers or influencers na karamihang nakakaayang tignan sa pagiging payat, balingkinitan, maputi, gandang pormahan ng pangangatawan at talaga namang nakakainganyo sa mga kabataang babae at lalaki, lalong-lalo na ang pagkakaroon ng million views and million subscribers at ang tsansang kumita ng pera. Kaya't mas minabuti na magkaroon ng ugaling magiging kontrolado sa mga kinakain. Iniiwasang madagdagan ang timbang kaya't isinaisip ang mag-exercise ng maraming beses sa isang araw. Ayaw kumain ng pagkain may calories, carbohydrates or sugar. Nagiging mapili na masyado sa kakainin. Isang beses na lang kumain sa isang araw. Gumagamit ng laxatives, tsaa na merong pampapayat. Diet pills. Itinataas ang dosage ng glutathione injection maliban pa sa glutapills na iniinom na nakakapayat din. Kapag ang mga ugaling ito ay hindi makontrol o maagapan, ay nagre-resulta sa disorder sa kalusugan o pangangatawan at pag-iisip. Ang pangatlong predisposing factor ay ang food defense mechanism or food coping mechanisms. Sa bawat problemang nararamdaman ay ang pagkain ang nagiging coping mechanism. Kapag nakakaramdam ng stress, ang pagkain ang nagiging coping mechanism at ito ay tinatawag na stress eating. Ang pag-aaway ng mga magulang na nakakarindi, nakakabwisit, nakakatakot ay idinadaan na lamang sa pagmunguya at paglulunok ng mga pagkain. Sa tuwing nakakaramdam ng kalungkutan ay kumakain ng maraming pagkain at marami pang iba. Kapag ang pag-uugaling ito ay hindi nakontrol, ay talagang magkakaroon ng disorder sa kalusugan, pangangatawan at isipan sapagkat ang problema at stress ay kakambal ng buhay. Ang pang-apat na predisposing factor ay ang mamatayan ng mahal sa buhay na kung saan ang sobrang kalungkutan ay naiwawala ang ganang kumain katulad ng nangyari kay Celine Dion na napakapayat matapos mamatay ang asawa niya at sa ngayon ay bumalik na sa normal ang kanyang kalusugan at kapag hindi naagapan ay ikakamatay niya ang komplikasyon sa pagiging severe imbalance nutrition less than body requirements. Ang panglimang predisposing factor ay ang psychological factors tulad ng pagiging perfectionist na kung saan ang babae o lalaki ay merong napakataas na standard para sa itsura, para sa pagkain, para sa career at iba pa. Kaya't todong-todong gumagawa ng mga unhealthy diet modification, pagpapapapayat, nag-o-overdose ng mga pampapapapayat, pampapapaganda at iba pa. Ang low self-esteem, depression, anxiety, kulang sa coping strategy, hirap sa pag-express ng nararamdaman ay nagre-resulta sa sobra-sobrang pagkakakain o hindi kumakain. Ang merong history of abuses, trauma at obsessive thinking ay merong food eating as coping mechanisms. At kada maalala ay kumakain ng maramihan para lang ang negatibong emosyon ay makontrol. Ang pang-anim na predisposing factor ay ang family history or biological factor. Kung isa sa relative ay merong eating disorder ay malaki ang tsansa na ang first degree na relative ay magkakaroon ng eating disorder.
Ang lahat ng mga predisposing factors ay hindi ibig sabihin na mangyayari ito sa iisang tao. Ang mga predisposing factors ay karamihang experiences ng mga tao at sa bawat experiences ay pinoproseso ng limbic system. Ang amygdala na bahagi ng limbic system ay may kakayahang makapag-detect ng pagbabanta or threat stimuli at magkakaroon ng kaukulang behavioral reaction. Ibig sabihin na ang tao na merong eating disorder ay may nagawa ng behavioral reaction. Si amygdala na nakaimbak sa tagapamamahala ng memorya, ito ay ang hippocampus. Ang halimbawa ay ang pag-aaway ng mga magulang ay isang threat stimuli na kung saan ang amygdala ay magkakaroon ng behavioral reaction tulad ng makakaramdam ng takot, anxiety, stress, pagkakabwisit, pag-iiyak ay sapat na ring matri-trigger si hippocampus na ipapalabas ang nabuo ng coping strategy. Yun ay ang kumain ng pagkain at malimit ay maramihan hanggang sa ang nararamdaman ay maging kalmado na. Isa pang halimbawa ay ang kabataan na mahilig manood sa mga vloggers na merong million views and million subscribers ay merong threat stimuli na nangyayari. Yun ay ang na-threatened sa nakikita niya na napaka-sexy. Maganda ang mukha, manipis na braso, maganda ang pormahan ng katawan at iba pa. At ang behavioral reaction ng amygdala ay gagawin ang pag-iinom ng diet pills, totally iniiwasan ang pagkain may calories, umiinom ng maraming tubig kasi nga zero calories, crash dieting, sobra-sobrang pag-e-exercise at iba pa. At naging masaya naman si amygdala sa resulta. Kaya't matri-trigger si hippocampus na itago sa memory ang nabuo o nagawang behavioral reaction at ito ay mauulit ang lahat kada ma-threatened si amygdala. At hindi namamalayan ay nagiging destructive na po ito sa kalusugan, pangangatawan, kasama ang kaisipan. Kapag ang eating problems ay hindi maagapan at hindi mamanage, ay talagang magiging eating disorders na magre-resulta sa kakaibang pattern sa pagkain, nagiging mapili sa nilalaman ng pagkain, pagkakabawa sa timbang, nakafocus sa itsura, nakafocus sa pangangatawan, at nakafocus sa timbang tulad ng sobrang ibinababa ang timbang. May pagbabago sa exercise, umiinom ng gamot, tsaa at kape na may halong pampapayat at herbal medicine na nakakakapayat at sobrang payat na. Dahil sa mga sintomas ay magiging sapat na ito upang magpakonsulta at nang malaman ang kadahilanan sa mga sintomas na nararamdaman. Ang mga diagnostic test na gagawin ay ang laboratory exam like blood chemistry, CBC at iba pa. Gagawin din ang physical examination sa lalamunan, bibig o bunganga, ngipin, mga daliri at iba pa. Gagawin din ang psychological evaluation at ang DSM-5. Dahil sa diagnostic test ay dito makikita ang iba't ibang klase ng eating disorder at malalaman rin kung anong klase merong eating disorder ang pasyente. Ang unang type ay ang anorexia nervosa. Ito ang pinakakilala na eating disorder na kung saan ang pasyente ay walang ibang nakikita sa sarili bilang mataba, overweight, or obese. Kahit siya ay napakapayat na, ang anorexia nervosa ay may pag-uugali o sintomas na palagi ang minomonitor ang timbang. Talagang binabanggit na siya ay mataba kahit nasa delikadong kapayatan na. Napakastriktong pattern sa pagkain na hindi naman healthy. Sobrang takot na madadagdagan ang timbang kahit payat na. Ayaw na ayaw masustain ang tamang timbang para sa kanya. Merong distorted na imahe ng katawan dahil sa sobrang kapayatan. Palaging nag-e-exercise ng sobra-sobra at tingin sa sarili sa salamin ay mataba siya kahit kalansay na siya sa kapayatan. Dahil sa sobrang kakulangan sa nutrients ay nagiging manipis na ang mga buto. Nagiging tigasin ang mga buhok at nalalagas at nagkakaroon ng multiple organ failure. Ang pangalawang type ay ang bulimia nervosa na merong palagi ang pagkakakain ng maramihan sa specific time. Ibig sabihin nito ay nangyayari ang maramihang pagkakain kapag na-stress, kapag nagbabangayan ang mga magulang, kapag naalala ang sex abuse or maltreatment, kapag nagkakaproblema at iba pa. Kumbaga, nangyayari ang bulimia nervosa ayon sa nararamdaman ng pasyente. Ang bulimia nervosa ay merong cycle. Ang una ay ang kakain ng maramihan na walang control at ito ay tinatawag na binge eating at titigil lamang kapag may abdominal cramping o reaction ang tiyan. At ang pangalawa ay kalikutin
ang lalamunan hanggang sa masuka ng maisuka ang kinaing pagkain. Ito ay ang tinatawag na self-induced vomiting or self-purging. Kada matapos kumain ng maramihan ay ginagawa ang self-induced vomiting. Ang binge eating at self-induced vomiting ay nagre-resulta sa pagkakabawas sa timbang, hindi naman takot magkaroon ng sapat na timbang, namamagang lalamunan, namamagang salivary glands, tooth decay or sirang ngipin, pangangasim sa lalamunan o ang tinatawag na acid reflux, severe dehydration, electrolyte imbalances na posibleng magkakaroon ng paralysis, heart attack at stroke. Ang pangatlong type ay ang binge eating disorder. Ito ay merong pag-uugaling mabilisang pagkain at maramihan kung kumain na walang kontrol pero sa malimit o maliit na oras lamang. Ang binge eating ay naoobserbahan din sa mga nag-i-intermittent diet na isahang kainan lang sa isang araw ayon sa time limit. Isang halimbawa pa ay ang grupong nagiinuman na may isa o dalawang kasamahan na mabilisang nakakaubos sa pulutan o sa mga pagkaing na order. Meron ding pag-uugali na patago kung kainin ang maramihang pagkain sa mabilisang pamamaraan. May pakiramdam na guilt or konsensya at pandidiri sa ginawa niyang binge eating. Nakikita din ang mabilisang pagkain na maramihan sa mga matatakaw at malimit sa merong binge eating disorder, ito sila ay matataba o overweight na posibleng magkakaroon ng heart disease, stroke, at diabetes mellitus type 2. Ang binge eating ay disorder sapagkat ang tao ay kumakain sa umaga, tanghali, at gabi na hindi mabilisan o hindi 1-2-3 lunok, 1-2-3 lunok, 1-2-3 lunok o hindi kaya isahang kainan lamang sa isang araw. Gayunpaman, ang binge eating disorder ay wala namang restriction sa pagkakakain ng calories, walang self-induced vomiting, hindi umiinom ng pampapapayat at hindi sobra-sobra kung mag-exercise. Ang pang-apat na type ay ang pica. Ito ay kumakain ng hindi makonsiderang pagkain tulad ng lupa, chalk, dumi, sabon, papel, maliliit na bato, laundry detergent o di kaya cornstarch powder. May mga nababalita na umiinom ng Tide at Ariel powder bilang mabisang gamot sa gonorrhea or sexually transmitted diseases, ngunit hindi na nila ipinagpapatuloy matapos silang mabigyan ng tama at sapat na impormasyon. Ang pica ay naoobserbahan din sa lumalaking toddlers na kung ano-ano na lang ang isinusubo sapagkat ang oral gratification ay kasama sa developmental milestones ng bata. Ang pica din ay naoobserbahan sa mga buntis dahil na rin sa mga hormonal changes na nakakaapekto sa appetite, hindi naman lahat ng buntis. Ang pica ay nakikita din sa taong merong mental disorders na kung saan ang cognitive ay may problema. Ang pica ay kinoconsider bilang disorder sapagkat hindi naman bahagi o tanggap sa kultura, pamumuhay, komunidad ang kumain ng dumi, chok at iba pa. Ang panglimang type ay ang rumination disorder. Ito ay nangyayari pagkatapos nguyain at lunukin ang pagkain na kung saan ay ibabalik paakyat muli sa lalamunan hanggang makabalik ulit sa bunganga upang nguyain ulit na pwedeng lunukin ulit o idudura. Ang rumination disorder ay malimit itong nakikita sa infant pagkatapos ng milk feeding lalo na kung busog na busog. Ito ay nare-resolba habang lumalaki ang infant. Ang rumination disorder sa mga bata at sa adult ay kailangan ng management. Ang pang-anim na type ay ang avoidant restrictive food intake disorder or ARFID. Ito ay malimit na nakikita sa mga bata na kung saan ay napakamapili nila sa pagkain, baka na rin sa itsura ng pagkain, amoy ng pagkain at lasa ng pagkain. Mapili nga sa pagkain pero hindi naman sapat sa calories. Ang disorder na ito ay wala namang hindi pagkakagusto sa sariling timbang, shape ng katawan at wala namang takot na tumaba. Dahil sa sobrang mapili sa pagkain ay nagre-resulta sa pagkakabawas sa timbang at may takot na mabubulong. Bulunan. Ang pang-pitong type ay ang other specified feeding or eating disorder or OSFED. Ito ay eating disorder na pag-uugali na hindi nakikita sa alinmang anim na eating disorder. Ang medical management ay kailangang gawin upang maiwasan ang komplikasyon tulad ng arrhythmia, heart problem, acid reflux or gastroesophageal reflux disease or GERD, low blood pressure, organ failure, osteoporosis, tooth damage, severe dehydration, and constipation.
amenorrhea, infertility, and stroke, kaya't patuloy ang pagsasagawa ng laboratory tests. Ang therapy tulad ng cognitive behavioral therapy ay gagawin upang ma-establish ang tama at sapat na regular eating pattern na flexible at stable. Ang family-based therapy ay nakakatulong sa pagbabalik ng healthy eating pattern hanggang makuha ang healthy na timbang at hanggang sa ang pasyente ay kakayanin ng mag-isa ang healthy eating pattern. Ang group therapy ay kung saan ang pasyente ay napapabilang upang matuto sa iba kung paano magkaroon ng strategy patungkol sa healthy eating pattern. Ang therapy schedule ay outpatient therapy ay once a week na counseling. Ang intensive outpatient therapy ay several times a week ang counseling. At ang inpatient therapy ay nasa hospital ang pasyente. Ang gamot na binibigay ay ang antidepressant or selective serotonin reuptake inhibitors or SSRIs. Ito ay ibinibigay ayon sa pangangailangan upang ma-improve ang pag-iisip at ang eating disorder behaviors. Ang mga halimbawa ay ang escitalopram, sertraline, flocitin, and citalopram. Ang nursing management ay naaayon sa nursing diagnosis matapos magawa ang mga assessments. Ang mga ito ay ang imbalanced nutrition, less than body requirements, ineffective coping mechanism, and disturbed body image or body image disturbances. Hanggang dito na lamang po. Daghang salamat. Signing off, Bonggits!